Hapon na ng September 29 nang malaman ng mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na naglabas ng suspension order ang DNR sa kanilang kasunduan na nagpapahintulot na gamitin ng SBSI ang 350 hectares ng bundok ng Sitio Kapihan. Taong 2004 nang igawad ng DNR sa SBSI ang Protected Area Community-Based Resource Management Agreement na tatagal ng 25 taon. Iimbestigahan sa SBSI ang umano'y pagbabawal na maglabas-pasok ang mga miyembro, military training sa lugar, mga questionable umanong istruktura at ang pagbibitiw ng mahigit 100 mga guro at pulis para sumama sa grupo. Paulit-ulit naman ang pagtanggi ng grupo sa mga akusasyon. Ayon sa ilang miyembrong teacher, hindi sila pinwersa na umakyat sa bundok. Hindi po kami pinili sa pag-usahin sa aming trabaho na Senyor Aguila. Gusto po namin personal. Ayon sa grupo, pag-uusapan pa nila ang suspension order ng DNR, lalo't nasa Maynila pa ang kanilang mga leader na dumalo sa pagdinig ng Senado. Pabor din anila ang checkpoint na itinayo ng PNP sa kanilang gate. Okay lang po, walang problema yung established na kami po ay nagpapasalamat in behalf sa SBSI na dito yung checkpoint para makita kung ano ang nangyari, mapayapa kami dito. Okay lang. Para naman sa miyembrong si Rex Montalban, sana raw ay may maayos na plano ang gobyerno kung ililipat man sila. Pero maraming miyembro ang gustong manatili. Para mabuhay ang tao, bigas at saka pira para makuha sa aming pamilya. Ayon naman sa lokal na pamahalaan, handa sila makipag-ugnayan sa DNR, DSWD at iba pang ahensya kung ano ba ang magiging hakbang lalo't nasa 4,000 ang nakatira sa bundok. Nico Bawa, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,